Yo, what's up everyone? Dahil nagkaroon tayo ng 2,000 comments, as promised, ibibigay ko or ipapakita ko kung paano ko na-achieve yung gantong hair. Yeah. Okay. So, ang ginawa ko is nagpa-bleach muna ako ng aking hair dahil gusto ko yung hair ng aking Ate Lalaine. So, yan. Dahil gaya-gaya ang lola mo, gusto ko rin yon. In-order ko din yung mga in-order niya sa Shopee. Tapos, lalagay ko na lang yung mga products na in-order ko sa description box below. Yan. Pero ang ginawa niya before daw is bleach muna, tapos may second bleaching, tapos saka in-apply yung pakulay ng hair. Pero sa hair ko, I don't know kung bleach, kung magsa-second bleach pa ako. So yun. So as of now, it's 11:44 PM. Pero happy kasi ipon-ipon kami dito sa bahay. So, gising pati aso, gising lahat. Yan. So, nandito pa ako sa labas ngayon. Nakikita niyo naman, nasa labas ako ng bahay ngayon, guys. Sana hindi ako paglakad ng pinto. So, waiting pa ako bago mag-tick yung aking alarm clock. After noon, kasi naset ko siya ng 35 minutes. Kasi kanina, medyo ma-hapdi. Pero, tolerable naman yung hapdi niya. Is ganda girl. Yan. Tolerable. Tapos, ano, after ko mag-set ng 35, pag naubos yung 35 minutes, maglalagay ulit ako ng 10 minutes to cover up yung 45 minutes na babad time. Yan. So, it's starting to get blonde. So, i-update ko na lang kayo once na matapos ito. Kasi after nito, ililigo ko daw to using 3 pieces ng conditioner. Pero hindi ko alam kung meron pa kami conditioner, magdudukal muna ako sa bahay namin. Mamaya na lang yon after another 10 minutes. Pagkatapos na mag-tick yung aking alarm. Time's up. Naka 35 minutes na ako, tapos another 10 minutes. So, all in all, 45 minutes. Time's up na, maliligo na ako, guys. And papakita ko sa inyo kung ano yung outcome niya after. See ya! So, ito na nga, guys. Ano na ako? Nakapag-shower na ako. So, ito na yung tsura ko ngayon. Ginamit ako siya ng 3 conditioner. So, tinanan natin yung end result. Medyo mahapdi, pero okay lang. Tiis ganda. So, since mahaba yung hair ko, bigayin ko na. Okay. So, love the result. Okay. So, I'm gonna use a powder brush. Dapat pala sa baba lang. So guys ha, ginamit ko lang is bleach. Bleach pa lang, wala pa yung formula. But since
But since may color na previously yung hair ko, so obviously nag-lighten siya. So, ganyan. Pero kanina naman, di ba, kung makikita ninyo, yung tuktok ng ulo ko is natural black hair na. So, parang ganito yung itsura. Di ba, before. Pero tingnan naman, nag-lighten up. Glow up ang bagel ng my life. Love it. Sorry, ano nga ba? Kasi yung hair ko, ang ganda. So, kailangan ko pang ganunin. So, ang i-expect lang natin is hindi siya, although meron siyang conditioner, expect mo na hindi siya, kasi bleach siya eh. So, para siya yung sa damit, di ba? Hindi siya yung maaliwalas na like madulas agad siya, hindi ganun. So, you have to take care of your hair then. So, on my clock, it's, I think, 1:10 a.m. na. So, tulugan na sila, guys. Pero ako nagkagantog-gantog-gantog na. So, okay lang yan. Is ganda. O, diba? Parang namuti yung noo ko. Ay! Ay! Sabi yan. Parang ako si Rose. Oh. And yun pala, kaya kailangan daw siya ng conditioner is dahil magiging brittle siya. But sorry, guys. Wala akong pasensya sa ganito. Kailangan dahil para sa kagandahan, di ba? Yun na lang pansinin yung planggana sa likod ko. Nasa kitchen ako ngayon eh. Kasi dito may ilaw. Tulugan na sila kasi. So, makikita nyo. Okay lang, guys, na hindi magpantay-pantay yung color. Kasi ganun trip ko. Pero kung yung trip mo, sa ibang papapagawa ay asa ka. Umasa ka na lang sa mga salon. Pero madalas hindi nila ginagawa itong pag-bleach. Kasi sasabihin nila sa'yo makakasira sa hair mo. So, ayun, hindi ka agad papayagan mag-bleach. Lalo na kagaya mo sa hair ko. Gaganyan-ganyanin nila muna. Tapos sasabihin nila, ay ma'am, damage po yung hair ninyo. So, hindi kayo pwede mag-bleach. Ganun. Lightest color lang po ng pangkulay ang pwede namin i-apply sa inyo. So, ganun lang siya. Pero sa totoong buhay, guys, pwede ka naman magpa-bleach. Kung trip mo, di ba? Bakit? Yung mga nasa salon na eh, yung kulay ng hair nila, ganun, di ba? Bakit? O hindi. I'm so loving it. Guys, ganito na. Itsura ko ngayon. I'm still thinking if magpapalagay pa ako ng silver gray na color. Para lang, mag-mix up siya. Something like that. Tapos maging light. But, I'm so loving it. It's like orangey, but more on blonde. Yeah. I love it. Pwede na ako mag-cosplay. Kahit di na nag-wig. Bangs na lang ang kulay. Guys, yan yung bangs ko. Ang haba na. Hindi na nakat. Yung Koreano kasi na nag-cut.
matagal na namin hindi nagpa-get. Pero yun lang guys, if you want to know and experience this, no disclaimer lang, since homemade ang nangyari, kami-kami lang ang naglagay nito, is disclaimer, hindi siya applicable sa, kung pwede siyang applicable sa akin, pwede siyang hindi applicable sa iyo. So, lakasan lang ng loob to guys, yun. If talagang nag-worry ka sa hair mo, then punta ka na lang sa salon. Pero, if, kasi sila yung mga experts dyan, yun. Ako kasi medyo kasaway ako, yun. Gusto ko talaga yun. Yan, gusto kong ma-achieve yung ganito. Sabi nila, mas maganda daw na hindi na blow-dry. Kasi, ano yun eh, sinisipon ako pagka nag-hair dryer ako. Tsaka yung itatakot mo sa electric fan. Siguro mas maganda na naturally mag-ano siya, mag-tutuyo. Yun. And then, ano pa ba? Ilalagay ko sa description box below kung ano yung mga ginamit kong products. Masasabi ko lang is binili ko sa Shopee kasi hindi ko na tanda kung ano yung seller, kung sino-sino yung seller. Dahil pagkatapos kong matanggap yung package is tinanggal ko na agad siya as in sa labas ng bahay kasi, you know, sanitary purposes tsaka for our safety din. Dahil di natin alam kung saan galing or kung sino yung nakatouch nung products or items na yun and yung packages. So, you really have to disinfect. So, disinfect and then after disinfection, in-stash ko na siya. Tapos, kinuha ko yung product, disinfect ko din all over. After that, saka ko siya nalagay sa bahay. Kung ma-recommend kung sino yung seller. Pwede mo na siya hanapin online either sa Lazada, Shopee, wherever you want. Basta available yung product. So, since ito sa akin, okay naman siya. Kung i-rate yung color ng hair ko ngayon, versus dun sa color ng hair ko before, I'm gonna rate it 5 over 5. Diba? Ganda. Ganda ng effect sa akin. Gusto siya. Pag-iisipan mo pa kung papalagay ko ba agad yung pangkulay bukas. Bukas na agad or mag-second bleaching pa ako para mas effective yung silver keme. Kasi ang binili ko na pangkulay is color 10.01 yata, silver gray. So, sana hindi ako maging kamukhang tatalino, diba? Yung hair ko. Pero, nag-try naman ako before na may mga pa-costume-costume dati sa mga event. Try ko naman na, ano, gumamit ng silver na wig. And, umukay naman siya. Bagay naman, so okay lang din. Tsaka magmumukha siguro matanda, I don't know. Pero yun lang guys, so you're seeing my bare face right now. Kasi kakaligo ko lang, and medyo sinisipunan naman ako dahil kapag ka ako ay naliligo ng gabi, madaling araw na technically, ako ay sinisipun. Sana hindi ako lagnatin bukas, no? Kasi baka mapagkamala nilang may COVID ako. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Kasi yung mga bata dito, yung mga babies, deluxe yung babies dito. Diba? Saya-saya. So, ayan. Ganyan siya dati. Okay. So, mukha po ba akong mapapagkamalan pa ba akong teenager nito? Yun. Pero I'm so loving my hair right now. Kahit dati, kahit brittle siya,
guys, mahalin niyo yung buhok ninyo. Pero kung gusto niyo na improvement, since nasa bahay lang naman din kayo, and kung afford niyo na bumili mga bangga na ganito, and guys, since you are using bleach, yung powder, it has to be away from children. Dapat pagkatapos mo agad gamitin, i-stock mo siya agad. I mean, mag-proper disposal ka ng mga pagay-pagay na pinagagamit mo. So, lahat ng mga pinag-mixan, bowl, linisan mo siya agad. Huwag mo siyang papatagalin kasi kapagalitan, paluin ka ng mga magulang mo. Pakulay-kulay ka ng buhok na marunong maglinis. Yan. So, tapos, yung mga excess hair, kasi expect mo na magkakaroon ka ng hair loss, normal yon, kasi talagang nakaka-dry siya ng hair ang pag-bleach, no? So, expect mo na yon. Huwag mo nang paintayin dun sa huwag mo nang hintayin lang dun sa strainer. Anggalin mo na, ikaw na maglinis. Para pag yung next user naman, masayang gumamit. As if hindi ka nagpula, hindi ka nag-bleach ng hair. Proper responsible bleaching. And if you have pets, better clean the area where you work on with your hair. Para hindi naman sila mas malalasa. Kasi alam naman, when you have dogs, talagang nadidila-dila yan kahit saan. Baka mamaya nadilaan niya yung pang-bleach ng buhok mo. Na-bleach din yung kanyang dila mo. So, kapag ka na-bleach siya, mamamatay ang dog. Diba? Tapos yung cats mo naman, ewan ko, sila-sila lang naman yung nadidilaan dyan mga cats. So, hindi naman masyadong nakakatakot pagkapusa. So, yan, nakikita niyo ba? Patuyo na. I'm drying it the normal way. Yung hangin-hangin lang. But I love it. Diba? I love it. So, magugulat ang aking mga kapatid. Ang aking mga pamangkin. Hindi pala. Isa lang palang pamangkin ko dahil isa inaanak ko. Magugulat sila. Bakit po meron ng blondie dito? Na member na family. Family member ka lang. So, ayun. See you guys. Bye. O, diba? Parang anime. So, yun. Ilalagay ko na lang sa baba yung mga products na ginamit ko. So, overall, 5/5. Yung pang-bleach. Sabi nila, isa second bleaching pa daw to, I think after a week or after 2 weeks. Yung iba, yung base dun sa iba, nag-okay sa kanila kasi masyadong malakas yung loob nila. 3 days after nag-bleach siya ulit to bloom it up. Para pwedeng-pwedeng ilagay yung silver camera. Pero may parang okay naman na guys, diba? Parang masaya na siya. Okay na siya. Parang saya-saya. Diba? Pwede na akong maging mag-character nito si hindi pala masyado palang puti yung buhok ni Estes. Pero masaya. Diba? New hair, new look, new life. Yun lang. Bye! See you on my next vlog. So, hello guys! Ngayon ay second day, mag-bleach kami ulit. And then, kapag ka naging okay na siya mamaya, at natuyo ulit siya ng okay, itatry na namin yung silver gray na color, hair color.